hapon Pilipinas at buong mundo. Nay tay kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy and Bunda. Sa lahat po ng nanonood sa atin sa live streaming channels natin sa YouTube at Facebook, maraming salamat sa lahat ng nakikinig sa DZWB. Welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Ilang araw na lamang, Adi, bago magpasko? I think 11. 11 days to Christmas. Merry Christmas po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga kababayan, kapuso dito sa Pilipinas, at lahat ng ating mga kapuso sa labas ng Pilipinas. Yes! Merry Christmas! Si Chang Susan po, excited ngayong hapon. Special po ang ating bisita at marami ho kaming pagkukwentuhan. Mga nakakaantig, nakaka-inspire, mga kontrobersyal na itay kapuso. Please welcome Kelvin Miranda. Maraming salamat. Ayan, magandang hapon po sa mga kapuso natin. At samahan niyo ako sa loob ng 20 minutes. Ayan, marami kami pag-uusapan dito, Boy. Okay, make yourself comfortable. Yes. Kumusta? Ayos naman dito, Boy, at masaya ako at nakabalik ako muli dito. Siyempre, sa... at babalik pa. Yan. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, mga kapuso. Pag binabalikan mo yung lahat ng mga Pasko na yung pinagdaanan, ano yung hindi mo malilimutan? Lumaki ka sa... Sa Caloocan. Caloocan. Yes. Tama ako. Okay, Caloocan. Last Christmas. Wow. Last Why? Christmas lang. Kasi parang mabigat yung nangyari nun. Kasi parang nagla-lunch kami ng family ko nung... namatay yung auntie ko. Parang 25. Saktong Pasko. Parang tumawag sa amin na... Ang hirap, no? Na. Oo, parang hindi namin makain yung ano... yung pagkain namin halos. Oo, pag nawawalan. I understand that. Because my father died December 28. Alam mo, yun yung kalagitnaan ng celebration. No? So, parang 25 noon, Pasko, tapos New Year. Mabigat. Hanggang New Year, mabigat. Pero aside from last year, nung kabataan, sa Caloocan, caroling, yes, simbang oo. Gabi, pinagdaanan mo yun? Nag-caroling din kami. Parang gumagawa kami ng mga sarili naming pangtunog, tambol, tansan. Tansan na pinipit-pit pa namin para may pang-caroling lang kami. Yes, ang mga kaibigan mo ba sa Caloocan, binabalik-balikan mo pa rin? Yes, hindi nawawala. Kasi doon ako lumaki. Yung lugar ng Caloocan, yun yung nagturo sa akin paano rumespeto at saka lumingon sa pinanggalingan. Sobra. Ang ganda naman. Kaya nga narating mo ang narating mo dahil marunong ka lumingon sa iyong pinanggalingan. Di ka totoo yun. Di ka maliligaw, Tito Boy. Kasi kung, di ba sa mall, meron search dyan kung saan ka lugar. Aalamin muna kung nasan ka. Ganun yung theory ko dyan. Kahit sa buhay, parang kailangan alamin mo kung nasan ka para malaman mo kung saan ka papunta. Ganda. Lalo na dito sa celebrity business, parati ko rin sinasabi, kahit saan ka makarating, don't lose your way back home. Yes. Kailangan alam mo kung paano umuwi. Yes. Alam mo kung saan ka nang galing kasi tama ka, hindi ka mawawala. Yes po. Pag-usapan natin ng sangre. Dahil sangre. Hindi kami mawawala. Pamilyar kami sa kwento. And I would just like to say congratulations. Maraming salamat. I think this is one of your... Yeah. I think this is one of your biggest breaks. Yes, Tito Boy. And you have the honor na ikaw ang unang lalaki na gaganap bilang sangre. Sangre. Adamus. Si Prince Adamus. Ayan. Tagapangalaga ng brilyante ng tubig. Ayan, di naman nata sa green ko. Oo nga. Pero nung, did you audition for it? How did you get the role? Yes po. Pinatawag po kami sa audition. Angel, Faith, ako. Para sa... Paano ka nag-audition? Actually, yung ibang role gusto ko rin pong i-audition. Ganun naman po pag dumadaan sa audition. Gusto ko yung mga characters na pa pwede sa akin. Tinatry ko rin kung saan ako mag-fit in. Do you read for the role? Yes. Or may eksena na ibinibigay? Minsan, depende po kasi sa mga nagpapa-audition yun. Binibigyan ka ng eksena. No, in this case, para sa sangre. May pinabasa sila, tapos may pinagawang eksena. Aha. May ka-eksena ka o mag-isa ka lamang? Nung una ako lang po mag-isa, tapos nagkaroon, yung unang audition po kasi nun, fight scene agad eh. Tapos, yung mga sumunod na callback, parang may mga ka-eksena na, which is yung pair up. Ayan, may okay. Mga ano daw yung hinahanap nila? Sinasabi yun sa nag-audition? Wala naman. I'm asking these questions because marami ang nag-audition. Sa Amerika at sa ibang bansa, yes. Merong school, yes, may mga po. Classes para lang how to audition. Yes. Oo. Tito Boy, kasi specifically, hindi sila nagbibigay ng ganong klaseng
requirements kung ano yung hinahanap nila. Kasi parang gusto nilang makita na naturally sa taong nag-audition. Dito, base po sa mga napagdaanan kong audition. Including Sunday. Yes, opo. Kaya ako po pag nag-audition, kapag hindi ko po nakikita yung sarili ko agad dun sa role na yun, sinasabi ko na agad sa manager ko kay Sir Tay na, Sir Tay, hindi naman ako para dyan eh. Parang ayoko nang gawin kasi magsasayang lang tayo ng panahon. Pero I will debate that. Eh, di ba, you can also play roles na hindi ikaw. Yes, Tito Boy. You can also play roles na hindi mo nakikita ang sarili mo. And that becomes the challenge. Yes, Tito Boy. Pero para sa akin kasi, yung alimbawa meron akong naunang, may priority ako na project, tapos pinaghahandaan, ito yung binibuild up ko, ito yung pinaghahandaan ko, tapos may nagpa-audition. Ayokong basagin yung preparation ko para dito. Ayoko masira. Tapos pag may dumating na audition, tapos kailangan ko ulit mag-prepare, na hindi ko naman nakikita mag-fit in ako dun, pwede ko na ibigay yung... No, in that context, I understand. Pero doon sa, when you were auditioning for Adamos, Principe, di ba, you were given action scenes. Ano yung ipinagawa? Gusto nila makita na marunong ka mag-martial arts? Ganun? Yes, ganun na nga po. Yung talagang marunong at the same time, syempre kaya i-deliver yung emosyon na kailangan, na bit-bit ng ano, ng character. Pinagkwekwentuhan natin, pero hindi namin maintindihan. Tayo ka nga, please. Paano? Kasi may, di ba, may lingwahe si Adamos, merong kilos. Yes. How is it? Actually, how is it done? Nagpe-prepare pa lang kami. Correct. Pero ang ginagamit namin para sa magiging fight stance ni... Actually, lahat ng dewata is wushu. Mm. Kahapon, parang first time kong nag-class ng wushu, yung mga stance nila is parang more on fluid. Ito yung mabagal, no? Mabagal. Traditional, Chinese traditional martial arts talaga. Okay. So, ano ang basic wushu stance? Step? Parang stance, one. One. Tapos yung suntok, kailangan kailangan i-twist, kailangan diretso, kailangan relax and precise. Wala pang tatak na movement si Adamos. Binubuo pa lang po na. Lingwahe, wala pa. Wala pa naman. Oo, darating tayo doon. Pero during your audition, anong fight routine ang ipinagawa sa'yo? Sword fight, at saka, alam ko, sword fight lang talaga. Dahil magkakaroon ka ng mga sword fights in Sangre. Yes. Marunong ka? Natuto na rin, at saka nag-aaral din ako. At saka may nagtuturo nung audition, gano'n? Bago po kami sumalang, may pinaprepare po sa amin na fight scene, na number. Tapos after nun, meron pong may magtuturo para gawin namin yung laban talaga. Ano yung forma ng sword fight? Di ba? Depende po. Meron siya kasing bandalawang hawak. Meron din kung isa lang or pang spear. Dalawa. Patingin nga. Pahiram nga. Oo. Kasi marunong ako nito eh. Dati nagtitrain ako ng mga actors. Hindi, totoo. Ayun. So, depende po. Meron pong ganito. Meron din pong ganito. Kailangan kasi palaging prepared. Tapos yung stance, palaging balance. Hindi pwedeng naka-lean forward, hindi pwedeng naka... Dapat tayo lang, tayo, hindi tapos dito, hindi naka dito. Ready po para kahit sa ang angulo, pwede ka. Galing naman. Gusto ko sana subukan, pero delikado. Delikado. Nakakatuwa lang because this is your biggest break, di ba? Alam ko ang dami ang pinagdaanan. Nag-extra ka. Yes, I know in so many films, mga commercials din siguro, I'm sure, no? Opo. Ano yung hindi mo malilimutang pag-i-extra na pinagdaanan mo? Nag-extra ako para may pambaon. May pambaon? Pero pambaon. Anong trabaho ang hindi mo malilimutan? Pelikula? Commercial? Lakad lang sa pelikula, sa teleserye. As in lakad lang, nadadaan ka lang? Sinasama lang din ako ng tropa. Na, tara, sama ka, racket tayo. Yung tropang ito, artista na ngayon? Hindi rin po. Lumipat na rin sila ng lugar eh. Alright. So hindi na kami nagkakausap din. Kasi saan? Dito? Sa ano? Anong pelikula? Anong serye ba? Hindi ko na po matandaan kasi during that time, wala talaga akong interest sa ginagawa ko. Gusto ko lang kumita ng pera. Yun yung mindset ko. Dahil para may... Sideline, ayan. Dahil kailangan ko mag-hustle. Dahil kailangan ko talaga ng pang gastos, ganun. So, sa school, sa pang-araw-araw, pang-sustain. And talking about money, mayaman ka na? Hindi naman, Tito Boy. Tinanong talaga. Hindi naman, Tito Boy. But seriously, paano mo pinangangalagaan ang kinikita mo?
Kasi natuto ko sa pinagdaanan ko, Tito Boy. Parang ako, sa akin, isishare ko lang. Hindi ako nag-ATM. So, traditional ako. So, every month, dun lang ako, nagpe-prepare ako ng allotted budget for the whole month. Yung expenses mo? Yes, expenses lahat naka-jot down. Saan ang savings? Nagsisave ka? Nagsisave naman ako, pero sa ibang bank din siya. Kumbaga, dalawang bank sa panggastos, yung isa para sa savings. Ano ang luho mo? Siguro Tito Boy, sapatos. Pero recently, parang nahilig kasi ako. Mahilig talaga ako sa motor. So, motor po talaga. Yung mga classic motors, yun yun. Alam mo rin kung kailan kahihinto. Yes, yes. Kasi alam ko kung kailan sumosobra na eh. Tama. Sa kapag nagkukulang. Okay. So, importante yan. Yes. Ngayon, sakto lang tong fast talk. Yes. Let's fast talk, Kelvin. Okay? We have, I think, 2 minutes to do it and our time begins now. Sangre, sangria. Sangre. Tubig juice. Tubig. Beer hard. Hard. Good boy, bad. Bad. Action star, drama king. Action star. Kotse, motor. Motor. Fantasy, reality. Fantasy. Bida, kontra bida. Bida. Pasko, bagong taon. Bagong taon. Aaminin, itatago. Aaminin. Paborito mong gawin pag day off. Matulog. Paborito mong handa sa Pasko. Minudo. Regalo sa sarili ngayong Pasko. Sapatos. Hawak mo ang brilyante ng tubig. Anong gagawin mo? Magdilig. May mamamas ko sa'yo. Magkano'ng ibibigay mo? Depende. Kinikilig ka kapag? Kapag hinahalikan ako sa tenga. Nagpapakyut ka kapag? Pag-cute din yung ano. Yung kasama. Naiiyak ka kapag? Kapag relatable. Umiinit ang ulo mo kapag? Kapag paulit-ulit. Manliligaw o liligawan? Manliligaw. Money or fame? Money. Love or career? Love. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? All the time. I am Kelvin Miranda and I am... Principe Adamus. Yes! Napakaganda. Kelvin, ilang katanungan. Alam ko na niniwala ka sa reincarnation. Yes, Tito Boy. And in the context of love, halimbawa, if you were to live your life again, yung mga 5, 6, 7 girlfriends na nagkaroon ka sa buhay mo ngayon, pag ikay nabuhay muli, sila pa rin ba ang liligawan, magiging girlfriends mo? That's number one. Number two, pumutok yung balita na may kinalaman sa international singer na si Sam Smith. Yes. Tinag ka ng mga fans na parang the aspersion was that Kelvin Miranda was booked, allegedly, for 2 million pesos para makasama ng dalawang gabi ni Sam Smith. Yes. Pumalag ka, sumagot ka. Bakit ka sumagot? What is the story behind this? And ngayon, sasagutin mo lahat yan, pero hindi ngayon. Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abud. With Boy Abunda. Dramatic scenes, Kelvin, paano mo inaatake? Depende, Tito Boy. Kung sakali pong bibigyan ako ng eksena ngayon, ina-analyze ko siya mabuti. Kailangan kong intindihin yung senaryo para pumasok siya mismo sa akin. Kasi hanggat hindi ko naiintindihan yung senaryo, hindi ko siya ma-feel. Hindi ko mararamdaman. Pero hindi kayong, mabilis ka umiyak? Depende. Ayun nga po. Kapag naiintindi mabilis ka magalit, mabilis ka tumawa. Yung ganun. Kasi sometimes, diba, nag-a-actors queue. Mm-hmm. Nag-aantay ang buong komunidad ng mga aktor. Yes, yes, yes. Kelvin, minsan po, pagka sobrang bigat ng eksena, kailangan mo talaga ng queue. Kahit siguro mga 1 minuto o 30 minutes or hanggang 1 minute, bigyan mo yung sarili mong i-allow mo na tumalon ka dun sa pop emotion na kailangan mo. Ganda naman nun. Yeah. Talon ka. Halimbawa, isang eksena na galit ka dahil you're being accused of doing something na hindi mo naman ginawa. Yung betrayal, alam mo yun? Yes, yung best friend mo. Halimbawa, sinasabi, Kelvin, ba't mo naman ginawa ito? Ba't ka nagsinungaling? Ba't mo pinagtakpan ang sarili mo? Ako ang napahamak. And then, you have to react to that friend. Ba't ka naman ganun? How would you do it? Can you act it out? Sige nga. Sige. Subok lang. 4, 3, 2, 1, action! So ako, pinibibintangan mo ako?
Ang tagal na nating magkaibigan, pare. Ngayon mo pa ako pagbibintangan. Ngayon sino naman ang pagbibintangan ko? Wala naman ako ibang kaibigan. Ikaw lang eh. Oo, pero saan nangyari sa'yo? Hindi, sabi mo ikaw lang. Lahat tumuturo sa'yo. Wala akong kasalanan. Hindi, ikaw wala lang. Wala akong kasalanan. Wag walang ibang pwede gumawa kundi ikaw. Bakit ko magsalita ka? Parang hindi, hindi mo kaibigan. Hindi, sigurado kasi ako eh. Sobrang ginawa mo. Parang hindi mo kilala. Hindi, hindi talaga kita kilala. Sinungaling ka. Siniraan mo ako. Hindi kita pinagsisinungalingan. Hindi kita pinagtatagon. Hindi ko pinagtatakpan yung sarili ko. Bakit ba hindi mo kaya maniwala sa akin? Ha? Ipagpapalit mo yung pagkakaibigan natin? Para lang sa mga chismis na yun naririnig mo? Yun na nga. Ipinagpalit mo ang pinagsamahan natin. Hindi ako ganun klase. Grabe ka. Cut. Galing ni Kelvin. Natatakot ako. O punta na tayo doon. You believe in reincarnation? Yes. In another life? Opo, opo. Halimbawa, yung 8 girlfriends na yung pinagdaanan, babalikan mo ba sila? Hindi natin masasabi kung sila ba talaga o iba o ibang pangalan. Pero ayon kasi sa reincarnation, maaaring mauulit. Pero kung mauulit man yon, gusto ko baunin yung mga natutunan kong leksyon sa past life ko, kung malalaman ko man siya. For sure, kasi bit-bit mo na yan. Correct. Dahil equipped ka. Dahil na-reincarnate ka eh. Blessing na ma-reincarnate ka sa human form. Ganda. So, kung meron kang isang leksyon sa pag-ibig na babaunin, ano yun? Siguro yung respeto. At saka yung... Hindi naman porket sinabi na distansya, eh, malayo kayo eh, di ba? Mm-hmm. Minsan yung distansya na yun, kumbaga, yun yung paraan para mas makita nyo yung kamalian, yung tama sa isa't isa. Okay. Mas malinaw. Kasi minsan nabubulag tayo sa sobrang lapit eh. Tama. Na, you have a better view pag medyo malayo na yun, yes, ng konti. Yes, distansya. May kasabihan, take two, a few steps backward. Kumbaga, space dito, boy. Tama. Para you have a better view. Yes. Kumbaga, para mas ma-analyze mo, mas maintindihan mo yung mga nangyayari, kailangan mo ng espasyo ng konti. I agree. Kasi, I totally agree. Alimbawa, sa sobrang lapit natin, may gusto kong tingnan sa mukha mo, hindi ko na siya makikita ng malinaw. Kasi sobrang lapit. Yes. Oh. Kumbaga, nagko-focus yung mata natin sa isang ano. Hindi na natin nakikita yung kabuuan. I will remember that. Okay, pumutok ang balita. Nag-umpisa sa isang blind item, yes, ni Direk Daryl Yap. Yes. Pinag-usapan ng bayan. There was this movie actor, hindi kapamilya, who was booked by Sam Smith International, allegedly by international singer Sam Smith for 2 nights, paid 1 million pesos each night. Umingay, tinag ka ng ilang mga tagahanga mo. My question is, bakit ka sumagot? Eh kasi, Tito Boy, hindi lang naman... Ang dami na rin nagtatag sa akin. Even my friends, sinasend sa akin sa Messenger, sa IG. Parang, kailangan ba lahat ito yung pag-usapan? So parang, gusto ko lang sabihin sa kanila na hindi. Hindi totoo. Kumbaga, bakit ko gagawin yun? Kumbaga, pinaghirapan ko lahat ng kung anong meron ako tapos sa ganung klaseng bagay. Hindi ko naman gina-judge or o kahit na sinong tao, hinuhusgaan ko sa mga... May mga tao kasing ginagawa nila yun for some reason. Pero ako kasi, hindi ako sanay ng hinuhusgahan ako at hindi ko ginagawa yung ganung klaseng bagay. Mas gusto kong ginagastos ko yung pera na kinikita ko. Oo. Ang sagot doon, hindi. Ganun lang kasimple. Hindi talaga. I was not involved. Hindi. Hindi talaga. Pinaghihirapan ko ang pera ko. Yes, oo. Kung iniisip nyo. That was, ako, admirable. Dahil hindi pinalulutang na hindi klaro ng huhula ang tao. Yes, oo. When, in fact, it's answerable by hindi po. Hindi po. Oh, ganun hindi lang ka klaro, di ba? Hindi po talaga. Oo. Maraming salamat for clarifying. Salamat. Oo, maraming salamat. Kasi ang iba, pinipilin lang manahimik at ginagalang natin yan. Yes. But this is what everybody wants to know right now dito sa studio. Yes or no, are you single? Ang yes. Tingin mo, yes, ha? Yes, well, Tito Boy. You yes. Are single. Yes. Okay. Dahil you're single, Merry Christmas. Merry Christmas. And congratulations. Salamat, congratulations sa Sangre at sa lahat ng iyong ginagawa. May you prosper. Yes. May you prosper. Ganun din po sa inyo. You're very talented. You speak very well. Ang layo. The infinite possibilities about you excite me. Salamat.
Salamat. Salamat. Ang layo-layo na mararating. Salamat, Tito Boy. Salamat din po sa mga kapuso natin na tumutok. Merry Christmas at advance Happy New Year po sa inyong lahat. Salamat, Kerwin. Nahita ay kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga puso at tahanan araw-araw. Stay kind. Make your nana and daddy proud. Hashtag say thank you. Do one good thing a day and make this world a better place. Boy Sol, La Camela, de Baracay, Chris Jazzler, maraming salamat. Maraming salamat din po dito yes. Sa kay Sir J. Lyson at sa kay Nina sa nagugupit sa akin. Okay. Yes. Goodbye for now and God bless. Merry Christmas.